Isa din kasi sa ibinabato no dito kay VP Sara, doon po kasi sa libro na yun, sa dulo, merong litrato, meron ding pangalan ng vice presidente. Hindi po ba ito parang nagiging early campaigning daw ang dating? Kasi pera ng bayan yung ginamit, pero nandun yung litrato at pangalan ng vice presidente. Opo. Well, unang-una sa lahat, hindi naman po yan irregular sa kahit anong mga books. No? Usually, there's a part on sino ba yung author. It's a very, very short bio. Hindi po yan, if you see the page, maikli lang po yan. It doesn't really say much. No? But it's really just about the author na karaniwan naman po sa mga libro. Pangalawa, pagdating sa early campaigning, malayo po yan sa isip ng ating vice president. In fact, yesterday when she was asked about 2028, ang sabi naman po niya ay, you know, she shouldn't be planning or we shouldn't even be planning about 2028 kasi ang dami pang pwedeng mangyari. And siguro at most ang sabi niya ang pagplano diyan ay nasa 2027 na, no? So definitely hindi po yan ang hangarin, no? Da ang hangarin po ng libro, as you know, is reading for our learners. At kailangan simulan ng maaga yung reading dahil sabi nga natin may mga grade 7, grade 8, grade 9 na hindi pa marunong magbasa. So talagang malaki yung push na ginagawa namin nung nasa DepEd pa kami on reading, and this is one of her ways to inspire reading sa learners. Ito pong mga pagbabago, bags na nabanggit nyo kanina kung saan doon ilalagay yung libro na ipamimigay sa mga estudyante, pang anong grado po ito? Grade 1 to 4 po ang target natin. At sinasabi nyo nga, parte ito ng programa ng BISE kung saan pumupunta siya sa mga eskwelahan, pinapamahagi yung mga pagbabago bags, sabay binabasahan niya po ng libro yung mga bata. Yes po, tama po. Yan po yung plano natin dyan. No? Kasi in the past, nagkakaroon naman po talaga ng storytelling pero wala pong kopya yung mga bata. So in fact, ang ginagawa noon, no, medyo malaki yung libro para at least makita ng bata yung graphics. But ngayon, syempre, ang plano natin ay meron silang libro na pwede nilang tingnan at basa-basahin para matulungan din talaga sila sa pagbabasa o reading skills. Naiintindihan po natin yung goal na yon ng Office of the Vice President. Pero 10 milyong piso para sa libro, ang ilan din sa ibinabato, hindi po ba meron pang mga mas importanting bagay na baka po pwedeng mas pagtuunan ng pansin? Kumpara po actually, sa I agree with you, Ma'am DJ. Mas maraming importanteng bagay na dapat mas tuunan ng pansin. And that is why itong pagdating sa libro, sa atin naman, we really are just being transparent kung anong hangarin ng libro. So I think there's a better discourse pagdating sa budget rather just talking about this book. Although, syempre, we understand the concerns. No? And that's why we're here to explain kung ano ba talagang hangarin. But let's also not lose focus na napaka-importante po talaga noong reading sa ating mga kabataan, no? And if we were to look at it, dito naman sa hangarin ng ating Vice President, it's really to inspire that and to encourage reading with our youth, no?